We are blessed to have you today on this worship live streaming. Invite and tag your relatives, friends, churchmates, and family. It's our pleasure to pray for you. Send your prayer requests and tune in at our Wednesday online prayer. Comment down your prayers and join us in praying at the comfort of your homes. Like and share our Facebook page at facebook.com/Escalate Family Church. For Sunday highlights, watch us at youtube.com/Escalate Family Church. Hit the like button and subscribe to our YouTube channel. We dare you to serve. Tune in every Friday night at 7 p.m. Follow, like, and share Dare to Serve Youth Ministry for more activities, and we thank you for your support. Help and bless our church by giving your tithes and offering. You can give your tithes and offering through GCash. Step 1, make sure you have installed your GCash app to your mobile phone or gadgets. Step 2, select Send Money and then send to bank or bank transfer. Step 3, select BDO Bank. Step 4, input the required details needed to process your transaction, such as the amount, name, and account number. Step 5, on the confirmation page, confirm the amount you wish to send. The bank transfer should be processed immediately. Step 6, wait for the SMS confirmation receipt. For direct bank deposit for your tithes and offering, kindly input the following information. Our very own church. Be part of it for its future. If you wish to contribute for our future church, you may send it to the following information. For suggestions and inquiries, we know you're excited for our online worship. So grab your journal, pen, and don't forget your Bible. Prepare our heart to be in an attitude of worship. To connect with you today. We are Escalate Family Church, an innovative church aiming forward for the gospel to be shared and revealed.
other services that you will both learn and enjoy. And I know you will absolutely love us. Wanna know why? Jesus loves us and we'd love to share His goodness to you. So let us connect. Search us online. Thank you.
Yan. Praise God. Okay na ba? Dinalag? Check natin. Okay. Once again, good evening, Escalade Family Church, Cubao, Cogio, and Novaliches. Hallelujah. Kamusta na po kayo sa inyong bahay-bahay? At ang prayer ko, ang pagkapala ng Diyos ay sumaating buhay. Yan. At dahil dyan, magandang gabi kay Nanay Feli Alonso. At kay Mama Tess, kay Edison de los Santos, Archenda, magandang gabi sa iyo. Kay Sister Mary Carr, magandang gabi. At kay Nanay Feli, good evening. At sino pa ba? Yan. Sister Annette, good evening. Ate Jane, magandang gabi sa iyo, Ate Jane Recio. At yung iba hindi ko nakita dahil nalita ko dahil medyo nagalag ng konti. Pero ganun pa man, ang dalangin ko po ang Diyos ang magpala sa ating buhay sa gabing ito. Muli, masaya po ako na makasama kayo sa gabing ito. Pag-usapan po natin. Medyo nagalag ako ah. Yan. Pag-usapan po natin sa gabing ito, bakit kailangan mong galingan? Yan. Comment ka kayo, bakit kailangan mong galingan? Medyo nagalag ako ah. Ayan, okay. Sine-check ko lang. Ngayong gabi, yan yung question natin for tonight. Bakit kailangan mong galingan? Di ba? Usually, yan po yung dating napapanood natin. No? Iba yung term kapag ginalingan mo. Pero sa kaharian ng Diyos, ito yung pag-uusapan natin, lalo sa mga nag-ministry, sa mga bago sa pananampalataya o maging sa matagal na ito yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Bakit kailangan mong galingan? Stop dance, Spiro Tertoloy. Sige, thank you, Pastor Renel. Bakit kailangan mong galingan? So, naranasan mo na ba na sinabihan ka ng teacher mo, kailangan mong galingan? Sinabihan ka na ng parents mo, kailangan mong galingan? Sinabihan ka na ng mga kaibigan mo, kailangan mo pang galingan? So, ano ang mabuting maidudulot nito sa ating buhay? Ito yung pag-uusapan po natin sa gabing ito. Kaya, encourage ko ang bawat isa. Bigyan niyo ako ng konting panahon para pag-usapan po natin ang mga bagay na yan. Okay, at habang po tayo nagpe-praise and worship, pwede niyo pong sagutin yan o comment kayo below at mamaya po ay babasahin po natin lahat ng inyong comment. But right now, mag-worship muna tayo sa Panginoon. Handa na ba kayo mag-worship? Kung kayo handa na, mag-comment lang kayo ng Amen, Praise God. Let's go! Good evening everyone! Magkapos sa ating gawain sa gabi ito. Pag-uwag natin Panginoon. Are you ready to praise and worship Jesus? Oh,
presensya ng Diyos sa gabing ito. Buksan natin po ang ating puso and invite natin ang presence ng Diyos. Kung ikaw yan, nasulunong yung tahanan, saan ka manoroon, feel the presence of God in your life right now. So sing this song.
Amen. Praise God. At napakabuti ng Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong pakikiisa sa ating praise and worship. Tayo po ay sumandaling yung mukha at manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. At bagamat nakakaranas kami, Panginoon, ng pandemic sa aming bansa, subalit patuloy mong pinapakita sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, Panginoon, ang iyong pag-iingat. Dalangin ko po sa aming pag-uaralan sa gabing ito, maunawaan po namin pa ng mabuti yung mga plano na nais mo para sa amin, Panginoon. Alam ko, Lord, you have a great plan for us. And Lord, tulungan mo kami na mahalin pa kung ano yung pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. At maging maayos ang aming relasyon sa iyo habang kami nabubuhay. Bantayan mo ang aming puso na huwag kaming magmayabang sa mga talento na ipinagkaloob mo sa amin. Sa halip, ikaw po ang may taas, Panginoon, hindi ang aming sarili. Maging ang mensaheng ito, ang aming pag-aaralan, ikaw po ang may taas, ikaw po ang maluwalhati. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Muli, magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Dito na po ako sa Montalban, kaya medyo mahina po ang net dito. At maybe Saturday or tomorrow, nasa Cabo po ulit kami. Yan. At magandang gabi po kay Sister Annette Aspera, Nani Alicia, magandang gabi sa'yo. Kaya Pastor Marlon, magandang gabi. Kay Sister Gia Abigail, magandang gabi. At sa iba pang nanonood sa gabing ito, Pastor Renel, good evening. Shout out po sa inyong lahat, 25 viewers natin sa gabing ito. Our question for tonight, na pwede po kayong mag-comment dyan sa atin pong comment section, bakit kailangan mong galingan? Yan. Praise God. Magandang gabi kay Joyce Ann. Sister Anna Luz, kamusta ka na? Yan. Nanay Ramos Perla. Nanay Perla, kamusta? Sister Ona Resha, magandang gabi. Torse, kamusta ka na, Tears? Punta ka sa church, Torse. Welcome ka sa church. No? Kapag okay na sitwasyon, punta ka ng Cubao. Kita tayo. Tagal na tayo hindi nagkikita. Magandang gabi kay Pastor Vic, Sister Rona. Yun. At sa gabing ito, mga kapatid sa Panginoon, pag-usapan natin ang sabi sa Proverbs chapter 22 verse 19, kasi medyo nito yung kopya ko lang natin. Kaya nakaganto ako. Kasi pag laptop ang gamit ko, medyo mahina po. Pero ngayon, kaya hindi ko muna kayo nakikita ngayon. Paki-chat na lang ako, Pastor JC, kung naglalaguli ako. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 29, nakikita mo ba ang taong masipag? Amen ba sa mahisipag? Yan. Amen ba sa mga galing dyan? Yan. Nakikita mo ba ang taong masipag sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng taong hamak. Kaya iba talaga pag masipag, no? Tatayo siya sa harapan ng hari, tatayo siya sa mga taong marurunong. Tatayo siya doon sa mga taong tinataas, diba? Tinitingala. Ibig sabihin, merong halaga yung taong masipag. Kaya nais kong mangaral sa paksang pag-usapan natin how to excel in your ministry. Kaya sinabi kong bakit mo kailangan galingan. Kasi kung sa secular world, ginagalingan ng mga tao, sa mundong ito, kung may mga taong magaling, dapat sa spiritual life natin, ginagalingan din natin na maglingkod sa Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nanonood ng isang patimpala, may time na mapapawaw tayo, di ba? Wow, ang galing! Grabe! Talagang pinaghandaan! Talagang nagbigay ng oras! Talagang nagbigay ng panahon! Makikita mo, no, yung hakbang niya pa lang, yung pagsayaw niya pa lang, yung pagkanta niya pa lang, yung pagtugtog niya pa lang, makikita mo talagang ginalingan, talagang pinaghandaan. Kaya yung mga nanonood, sasabihin nila, "Oy, may nanalo na. May nanalo na," 'di ba? Sa kasabihan ngayon. Bakit? Kasi ginalingan eh, 'di ba? Kaya may nanalo na. At makikita natin sa lahat ng sapatin palak o sa isang ganitong labanan, lahat naman talaga pinaghandaan. Lahat naman talaga ginagalingan. Pero mayroon talagang aagaw ng attention mo. Mayroon talagang makikita mo yung talagang yung pamantayan mo. Swak no swak doon sa ginawa niya. Lalo na kung isa kang judge, di ba? Sa isang patimpalak. Malalaman mo yan eh. Ang galing ng taong ito, ang galing ng kanyang ginawa. Talagang mapapawaw ka. Yan. Katulad ng sinabi ko kanina, kung ito po ay totoo sa secular o sa patimpalak, dapat tayo mga anak ng Diyos, nag-i-excel din po tayo. Dapat tayo mga anak ng Diyos, nag-i-stand out din po tayo. Dapat tayo mga anak ng Diyos, ginagalingan din po natin. Can you say amen? Hallelujah. Hindi lang sila ang may talent. Sabi mo sa sarili mo, ikaw may talent ka rin.
may binigay na talent sa iyo ang Panginoon. Kailangan mong pag-aralan. Kailangan ka mag-practice. Ito yung pag-uusapan nating sa gading ito. Hallelujah. Paano ba mag-stand out? O paano ba mag-excel sa ministry? Paano ba mag-excel sa paglilingkod sa Diyos? Sabi ng Philippians chapter 4, verse 8, sa katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung anumang kapurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yeah, number one na nais kong dalhin sa inyo, no? How to excel in your ministry or your Christian life. Muli po ang pinag-aaralan natin dito, yung ating pong Christian living, no? Paano natin i-apply sa ating buhay. Number one is pray, pursue, and practice. Una, talakayin natin na bakit kailangan ipanalangin. Kung nais mong mag-excel sa ministry, dapat pinapanalangin mo po ito. Amen ba sa lahat ng nasa ministry? Kung ikaw ay bago sa ministry, Escalade Family Church Cubao, Cogio, and Novaliches, kung kayo po ay bago sa ministry, mga kabataan, sa generation ngayon, mga Gen Z na tinatawag, di ba? Kailangan, kung gusto mo mag-excel sa iyong paglilingkod, kung gusto mo mayroon pang marating, dapat pinagpipray mo yan. Pinapanalangin mo yan. Bakit kailangan mong ipanalangin? Kasi mahalaga ang pagsama ng Diyos. Kaya dapat pinagpipray mo. Pinapanalangin dahil kapag pinapanalangin mo, ibig sabihin, nagpapakumbaba ka sa iyong buhay at hinahayaan mo na ang Diyos ang siyang makita sa lahat ng iyong ginagawa. Kailangan ipanalangin upang maging align ka sa kalooban ng Diyos. Maging align ka sa nais ipagawa ng Diyos sa iyong buhay. Kasi yung iba, pasok lang ng pasok sa ministry, hindi nila pinagpipray. So dapat pinagpipray mo yan, hindi ka napipilitan. Kaya ka nandyan, pinagpray mo. Amen po ba? Dahil bilang tao, kailangan natin ang kaalaman at karunungan na nagmumula sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Dahil meron pong growth at development sa ministry. Meron pong paglago sa ministry. Hindi habang buhay na sa baba ka. Darating ang araw, kapag tama ang puso mo, meron pong promotion sa ministry. Meron pong promotion sa paglilingkod sa Diyos. Hindi habang buhay kung saan ka lang naroroon o kung saang ministry ka lang inilagay, ay hanggang dyan ka na lang. Kaya nga, kailang ipanalangin mo dahil may mas higit pang nais ipagawa sa iyo ang Diyos. Dahil ikaw at ako ay tinawag ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan, ikaw at ako ay merong kakayanan. Iba ang kakayanan mo, iba ang kakayanan ko. Amen po ba? Yan. Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi ginagamit niya tayo sa kanyang kakaharian. Iba-iba man ang ating ministry, pero ang kagandahan sa Panginoon, ginagamit niya tayo kung saan tayo narapat, naroon. Kaya nga dapat ipag-pray natin yung ating ministry para mag-excel tayo. At sa totoo lang, mga kapatid sa Panginoon, we can't stand firm on our own. Hindi natin kaya sa ating sarili lang. That's why we need God in our life. Amen po ba? We need Jesus in our ministry. Siya yung magmamaniobra sa ating ministry. Siya yung makikita sa ating ministry. Hindi yung ating sarili. Nasa likod lang tayo. Amen po ba? Kaya kailangan natin ipanalangin ang ating ministry. Kaya lagi kong tinatanong sa mga kabataan sa church noon pa at hanggang ngayon, kailan mo iniyakan ang iyong ministry? Kailan ka umiyak sa panalangin sa iyong ministry? Yeah, dapat iniiyak mo yan sa panalangin. Kasi gaya ng napag-aralan natin last Sunday, bakit kailangan natin ipanalangin? Bakit kailangan natin si Jesus? Dahil ang bawat tao po ay mayroong limitasyon. Amen po ba? Kailangan natin humingi sa Panginoon ng karunungan, ng kalinangan at ng kahusayan upang sa ganun magabayan niya tayo sa ating ginagawa. Upang sa ganun hindi po tayo magmalaki sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya ipanalangin natin. Panginoon, ganito gawin niyo. Panginoon, tulungan mo ako sa ministry na pinagkatiwala sa akin ng Diyos, sa tulong ni Pastor, sa tulong ni Kuya, sa tulong ni Ate. Gabayan mo po ako sa aking ministry. Tulungan mo po ang aking puso na handa magpa-submit, ganyan. No? Tulungan mo po ang aking puso na matuto pa ako sa daan, sa plano mo para sa akin, na yung plano ko ay maging align sa plano mo para sa akin, kung saan ministry mo ako ilalagay. Ipag-pray natin ang ating ministry para magabayan tayo
ng banal na Espiritu. Pangalawa is pursue. Pag sinabing pursue ay habulin natin, di ba? Sa ibang term ay ipaglaban. Alam nyo, sa tinagal-tal ko na sa paglilingkod sa Panginoon, ang ministry po, hindi to sinusukuan. Amen po ba? Ang ministry po, pinaglalaban yan. Kasi paano ka mag-i-excel sa isang ministry kapag hihinto ka? Paano ka mag-i-excel sa isang ministry kapag nahihirapan ka, then ayaw ka? Kapag pinagalitan ka, mali-disappoint ka lang. Yung panahon po namin noon, ibang hubugan. Talagang pagagalitan ka. Pero alam mo yung mga disciple talaga noon, kahit pinagalitan sa harap ng ibang tao, talagang pinapakita nila na hindi sila nahi-disappoint eh. Kasi yung tinuro sa amin, pati bayan namin ang aming damdamin. Ngayon, pag pinagsabihan mo, minsan nakasimangot pa. Minsan, kapag pinagalitan mo, mali-disappoint, di ba? Kapag pinagsabihan mo, titigil na, hindi na-attend. Tandaan po natin, may struggle sa ministry. May challenge po sa ministry. But let our challenges bring us closer to God. Kapag may challenge, sikapin natin na mapalapit pa tayo sa Panginoon. Amen po ba? Minsan, talagang gagawin ang kaaway, papahintuin ka eh sa ministry. Gagamitin ang magulang mo. Kasi kakasasabihin ng magulang mo, ang sipag-sipag mo sa church, tamad ka sa bahay. Tumutulong ka sa church, sa bahay, hindi ka mautusan. So, maraming gagamitin ng kaaway. Para ano, pero totoo naman, kasi minsan talaga nangyayari yun. So, ang dapat mong gawin, kung gaano ka kasipag sa bahay, sa mga bata ngayon na nasa ministry, no? At sa iba pa, kung gaano ka kasipag sa bahay, dapat masipag ka rin sa church. Kung gaano ka kasipag sa church, masipag ka rin sa bahay. Para kung may maibato man sa iyong magulang mo, wala siyang maibato. Kasi nga, pareho mong ginagampanan ang iyong ministry. Kasi ang pagtulong sa bahay ay ministry. Ang paggawa ng gawaing bahay, ang pagwawalis, ang pagluluto, ang pagtutulong sa parents, ang paggawa ng gawaing bahay ay ministry. Huwag niyong kalilimutan. Lagi kong tinuturo yan sa mga kabataan na nagusumbong sa akin, ng mga magulang. Tinuturoan ko sila. Hindi po ginagawang katulong. No, kasi may nakarating noon, ginagawa daw katulong. Hindi, bahagi po yan ng paglilingkod. Para kapag narating sila sa panibagong level, alam nila yung kanilang pinagdaanan, hindi biro. At from generation to generation, tinuturo yon. Upang sa ganun, kapag narating niya ang lugar na dapat niyang kalagyan sa ministry, hindi siya magmayabang. Bakit? Kasi alam niya ang kanyang pinagdaanan. Parang sa opisina yan eh, di ba? Hindi agad instant, nasa taas ka eh. May gradual yan eh, level ng level ang pinagdadaanan mo hanggang sa makarating ka sa taas na pinagharapan mo. Kaya may challenge po sa ministry. Yan po ang dapat nating maunawaan. But let our challenges bring us closer to God. No? Kaya ituloy lang no, natin kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Dahil walang nagtatagumpay na humihinto. Kaya kung balak mong huminto, tuloy mo lang. Laban ka lang. May ibang pamamaraan po ang Panginoon. Sa ating panahon ngayon, sa totoo lang, malaki ang adjustment ko eh. So, mahirap magsaliksik ng mga patungkol sa bagong trend sa ministry. Kung may bagong pamamaraan, so dapat pag-aralan. Hindi tayo nabubuhay sa 90s, 80s, year to 2021 po tayo ngayon. Kung mayroon pa ni bagong trend sa ministry, na ikakalago sa ministry, why not? Pag-aralan. Dahil iba nga yung pamamaraan sa ating panahon ngayon eh. Tama po ba? Pag-aralan. Maging bukas sa mga bagong kaparaanan. Maging bukas sa mga bagong ministry, sa kakaunlad ng church. Ang tingnan natin, let us grow in positive ways. Tingnan natin sa positibong paraan. Hindi yung pag may, pastor, pwede ba to? Reject mo agad? Hindi. Ako, pag may nag-offer sa akin, sige, tingnan natin. Pag-pray natin. Pag nakita ko naman, okay, go natin. Kung sa'y kakaunlad ng gawain, tama po ba? Kung nakikita mo naman, hindi siya nagkakasala, hindi nagkakamali, kung okay naman. So, kailangan maging open tayo sa ministry, lalo sa panahon ngayon. Katulad na sinabi ko, let us grow in positive ways. Huwag po tayong mainggit doon sa mga magagaling na. Huwag po kayong mainggit doon sa mga taong malalago na sa ministry. Malayo na ang kanilang narating. Kasi kung titingnan mo, kung lilingunin mo yung mga nangyari sa kanila, kung magbabackward ka sa nangyari sa kanila, hindi biro yung kanilang pinagdaanan. Hindi biro yung kanilang pinanggalingan. Hindi biro yung kanilang sinakripisyo. Hindi biro yung kanilang ginawa kung bakit nagampanan nila o kung bakit narito sila ngayon sa pwestong ito, sa ministry na ito.
Kasi meron silang pinagdaanan at nagtagumpay sila. Nagpurso sila sa kanilang ministry. Pinaglaban nila ang kanilang ministry. At magagawa mo lang yon na magpurso sa ministry kung ipaglalaban mo. Yun. Kung sasanayin mo ang sarili mo na tumanggap ng hamon. So kapag nasa ministry po ay hindi po ito na feeling at iska. May mga bagay na ipapaunawa sa iyo ang Diyos. May mga bagay na ipapaintindi sa iyo ng Diyos. At sa oras na yan, doon maunawaan kung bakit kailangan mong ipurso ang iyong ministry dahil may gustong ituro ang Diyos sa iyo. Pangatlo, para mag-excel ka, dapat nagpa-practice ka. Yung iba ayaw mag-practice eh. A-attend lang kung kailan yung tugtog. May mga kasama kami noon eh. A-attend lang kapag malapit na yung conference. A-attend lang kapag kasali sila sa praise and worship. Pero pag hindi kasali, hindi rin. So, paano ba mag-excel? Paano ba maging good example? Paano ba tayo mag... malayo pa yung marating natin, magtagumpay? Magka-practice tayo. Sabi ng matatanda, practice makes perfect. Diba? So, practice tayo. Kung anong may talent ka, practicein mo, magsanay ka. Para nga ganahan ka, maghanap ka ng kabady-body sa church eh. Diba? Kung lalaki, hanap ka ng kapamulalaki. Kung babae, hanap ka ng kapamubabae. Kung wala na, kung walang makitang partner, nakakasama sa person worship team na lalaki o hindi mo kapareha ng ano, katulad mo na lalaki o babae, magpaalam sa pastor para magabayan ka ng pastor, para maturuan ka. Ito, hindi masama maging mahusay. Hindi masama maging magaling. Kasi lahat ng bagay pinaghandaan. Even praise and worship, di ba, sa church, Ebs, kaya nga tuwing Sabado, nagka-practice kami. May mga nagsabi, bakit paulit-ulit kayong nagka-practice, yun lang naman ang inaawit nyo. Kasi kailangan, minsan kinakalawang na rin kami, lalo ako, medyo matigas na ang daliri ko, kinakalawang na rin eh. At para makita ng iba, ng mga bago, na kahit kaming matatanda na, kailangan mag-practice kasi walang exemption sa rules. Lahat kasali. Na kung kami mismo, kahit matanda, alam na namin ang dapat gawin, andoon pa rin kami. Para maging example kami sa ibang kabataan na kailangan mag-practice kahit marunong ka na. Kailangan mag-practice kahit marami ka ng alam. Kasi kapag nagpa-practice ka, ipinapakita mo na naroon ka na kahit marunong ka. Nakikita ng iba, meron kang pagpapakumbaba sa iyong puso. Kaya masalimuot po ang proseso, no? Ng pagkamahusay. Pero kailangan mong mag-training. Kalakip ng training, dapat meron kang disiplina. Disiplinahin mo ang sarili mo, no? Pag oras ng practice, dapat mag-practice. Pag oras ng pag-aaral, dapat mag-aral. Diba? Pag oras ng cellphone, doon lang mag-cellphone. Pag oras ng trabaho, mag-trabaho. Upang sa ganun, nabibigyan mo ng oras ang bawat sitwasyon. Nabibigyan mo ng oras yung bawat gawain. Kapag nagawa mo yan, mas lalo kang mag-i-excel. Mas malayo ang marating mo kasi nabibigyan mo ng oras ang iyong mga ginagawa. Amen po ba? Yan. Shoutout po sa inyong lahat. Katulad na sinabi ko, hindi ko po kayo nakikita sa gabing ito. Pangalawa is, last natin, sabi sa Colossians chapter 3 verse 17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Pangalawa is how to excel in our ministry. Is always perform for the Lord. Yun. Yeah, bakit natin kailangan galingan? Diba? Siyempre, isipin natin na lagi tayo nag-perform sa Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi masamang magaling. Sabihin mo nga dyan sa comment section, hindi masama maging magaling. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo sa Panginoon. Hindi sa tao. Amen po ba? Kaya dapat galingan mo. Kapag sa Panginoon ka gumagawa, dapat husayan mo. Kapag sa Panginoon ka nagpe-perform, dapat galingan mo. Kung ang makasanlibutan, ginagalingan nila para mag-top one. Ginagalingan nila sa kanilang work. Ginagalingan nila sa kanilang office para mag-top one sila. Ginagalingan nila sa school para maging top one sila o mapasama sila sa awards, honor. Ginagalingan nila pagdating sa kanilang talent. Ganyan din sa gawain ng Diyos. Galingan natin. Galingan mo. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo nga, galingan mo para sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. May dalawa po akong anak. Hindi man sila nakakasama sa top. Pero kapag nakakakuha sila ng award, mga most o neat and clean, most behaved, natutuwa na ako dyan eh. Ibig sabihin, meron silang natututunan. Kung hindi nga pandemic ngayon, sigurado may award na naman eh. Pero nag-pandemic, kaya wala sila nakuha ng most neat, hindi sila makaano, tas most behaved. Pero ang nakikita ko dito,
meron silang award. Taon-taon nakakuha nila yung award na yun. Ibig sabihin, sa part na yun, alam nila, doon nila ginagalingan. Doon nila at hinuhusayan. Kaya bilang ama, proud po ako. Kung ito po ay totoo sa secular life, kung totoo po ito ay sa school, na ito po ay ginagalingan ng mga mag-aaral, dapat sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating spiritual life, galingan din po natin. Galingan po natin para sa Panginoon. Amen ba? Hindi ibig sabihin na tayong mga mananampalataya ay sa church lang minsan ginagalingan. Hindi. Maging sa secular, galingan din natin. Ipakita natin na iba tayong mga anak ng Diyos. Kung marurunong sila, marurunong din tayo. Amen po ba? Hindi masama maghangad ng honor o ng top sa school. Kasi nga, kung ginagalingan ng mga tao sa mundong ito, galingan din natin bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Galingan natin para sa Panginoon. Kasi ang nagiging problema ngayon, ang dami po magagaling ngayon sa work. Ang dami po magagaling sa office. Ang dami po mga mananampalataya, magagaling sa school. Pero pagdating sa spiritual life, hindi nila ginagalingan. Pagdating sa ministry, hindi nila hinusayan. Ang dami pong awards sa school. Ang dami pong mga kabataan, ang daming awards sa school. Talented sa school. Pero ang nangyayari, pagdating sa church, hindi talented, hindi ginagalingan. Active sa school, pero sa church, inactive. Kung hindi pa nag-pandemic, hindi pa magiging active sa ministry. Memorize lahat ng books. Memorize lahat ng aralin. Pero hindi makamemorize ng Bible verse. So, yun po ang nangyayari. Kaya tayo mga anak ng Diyos, dapat galingan natin. Hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, nung bata pa ako, sa ministry, sabi ko, hindi dapat ako magaling. Kasi ayaw ng Diyos yun eh. Gusto ko anointed lang ako. Hindi ako magaling. Pero may nag-advise po sa akin na isang asawa ng pastor. Sabi niya sa akin, alam mo, Junji, dapat sikapin mong gumaling. Dahil kailangan ng Diyos. Kailangan ng kaharian ng Diyos ang mga magagaling na anak niya. Napaisip ako eh. So hindi pala magaling ang ayaw ng Diyos. Dahil sa totoo lang, gustong-gusto ng Diyos na nag-excel tayo. Gustong-gusto ng Diyos na natututo tayo. Gustong-gusto ng Diyos na gumaling tayo. Amen po ba? Ang ayaw pala ng Diyos, kapag gumaling tayo at yumabang tayo. Yun ang ayaw ng Diyos. Ayaw pala ng Diyos ng mayabang. Amen po ba? Hallelujah. Kaya may nagsabi sa akin, di ba? Mas maganda, Brother Junji, sabi niya sa akin, oh, magaling ka na, anointed ka pa. Kasi ang kailangan ng Diyos sa kanyang kaharian, magagaling at anointed. Kasi kung anointed ka at hindi ka naman marunong, hindi ka magaling, hindi ka makapag, yung ministry mo, hindi mo magampanan ng maayos. Di ba? Kaya magaling ka na, anointed ka pa, saan ka pa? Kaya kailangan ng Diyos sa kanyang kaharian, yung mga tao magagaling. Patunay lang sa Apocalypse chapter 3 verse 5. Sabi rito, Revelation chapter 3 verse 5. Ang magtatagumpay ay daramtang gayon ang mapuputing damit at hindi ko papawiin ang anumang paraan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sabi rito, at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng aking anghel. Aking mga anghel. Alam niyo po ba, in the word na magtatagumpay dito, isa po yan sa characteristic yan ng isang taong magaling. Bakit siya nagtagumpay? Dahil magaling siya. Sabi ni Jesus, ang magtagumpay ay daramtang gayon ng maputing damit at hindi ko papawiin ang kanyang pangalan. May pangalan siya. Kaya yung taong nagtagumpay, yung taong magtagumpay, meron siyang pangalan at karakteristik ng isang taong matagumpay, marunong siya, magaling siya. Kaya nga siya nanalo eh. Kaya nga siya nagtagumpay eh. Amen po ba? Hindi lang siya nagtagumpay dahil po siya ay matiisin. Hindi lang siya nagtagumpay dahil siya mapagpakumbaba. Nagtagumpay siya dahil marunong siya. Nagtagumpay siya dahil gumaling siya. Kahit saan laro. Bakit nagka-champion ng isang manlalaro? Bakit nagka-champion ng Lakers? Di ba? Bakit nagka-champion? Kasi nga, magagaling. Kaya sa kaharian ng Diyos, kailangan ka niya. Kailangan mong galingan. Dahil mismo ang Diyos, gustong gusto niya, ikaw at ako ay nagkatagumpay. Si David, bakit siya nanalo kay Goliath? Kasi magaling siya eh. Hindi lang siya sinamahan ng Diyos, di ba? Nakikita mo.
hindi lang siya sinamahan ng Diyos, bagkus marunong din siya, magaling din siya. Kung hindi siya marunong, magaling magtirador, anong gagamitin niya? Panlaban kay Goliath. Dahil doon siya nakita ng Diyos na magaling siya magtirador, yun ang ginamit ng Diyos sa kanya, sinamahan siya ng Panginoon. Si Moses, magaling siya. Bakit? Napangunahan. Hold on and we'll be back in a few seconds. Don't know us yet? We are Escalate Family Church, an innovative church aiming forward for the gospel to be shared and revealed. Our services that you will both learn and enjoy. And I know you will absolutely love us. Wanna know why? Jesus loves us and we'd love to share His goodness to you, so let us connect. Search us online. Yun. Yun, pasensya na po. Medyo nagalaw tayo kasi ano yung net natin. Medyo nag... Muli. Diba, doon tayo kay si Joshua, no? Balik tayo kay Joshua, di ba? Bakit ginamit ng Diyos si Joshua? Kasi magaling siya. Napangunahan niya ang bansang Israel papasok sa lupang pangako. Amen po ba? Kaya ngayong gabi, mga kapatid sa Panginoon, bawat generasyon may ginagawa po ang Panginoon doon sa mga taong gustong magpasakop sa Kanya. Bawat generasyon po sa bansang Israel may binabangon po ang Panginoon na taong magagaling para sa kaharian ng Diyos. Yung sinasabi ko pong magagaling, hindi po sila nagyabang, no? Kaya nga hindi masama maging magaling. Amen po ba? Kaya kung nasaang antas ka man ngayon, galingan mo para sa Panginoon. Ngayong magaling ka na, at mag-ingat ka lang kasi kapag gumaling ka, maraming hahangad sa iyo. Maraming bibilib sa iyo. Maraming magkatawag sa iyong idol. Kapag gumaling ka na, tumaas na ang antas ng kakayahan mo, maraming magkatawag sa iyong master. Di ba? Yung iba, tawagin kang idol, master. Kaya nga, dapat lahat ng ginagawa mo para sa Diyos. Dahil kung alam mo na ang ginagawa mo ay para sa Diyos, hindi ka magmamalaki. Hindi ka magmamayabang. Hindi ka magmamataas. Bakit? Kasi mayroong Diyos na nakabantay sa iyo. Amen po ba? Sa ministry ay galingan mo, hindi para sa iyo, hindi para sa leader mo, hindi para sa pastor mo, hindi para sa mga kapatid mo, hindi para sa magulang mo, hindi para sa kaibigan mo, galingan mo para kay Kristo. Amen po ba? Galingan natin para sa Panginoon. Yan ang isipin natin, yan ang gawin natin, ilagay natin sa ating puso na galingan natin para sa ating Panginoon. At kung yung thinking natin ay if we will do it for the glory of God, gagalingan natin dahil nakakahiya sa Panginoon. Kasi ginagalingan natin sa ibang bagay eh. Tapos sa Panginoon, hindi natin maibigay yung the best. Ibigay natin ang the best. Jesus gave the best thing for us. Kaya He deserved our best. And if we are doing it from Him, for Him, matatagpuan natin ang ating mga sarili
na nag-i-excel tayo. Makikita ng ibang tao na nag-i-excel tayo. Makikita ng mga tao sa paligid na nag-grow tayo. Malayo ang ating narating kasi nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Ang kamay ng Panginoon ang siyang naging dahilan kung bakit tayo nag-i-excel sa ating ministry. Kaya ang question ko for tonight, ngayon, kamusta ang ministry mo? Kamusta yung passion mo sa paglilingkod sa Diyos? Katulad pa rin ba ng dati? Baka ninakaw na ng kaaway. Baka minsan present ka sa church, pero absent ka na pala emotionally. Present ka physically, pero spiritually, wala na yung puso mo doon. Kaya kamusta ka? Andun pa ba yung passion mo? Katulad pa ba dati yung passion mo sa yung ministry? Katulad pa ba yung apoy mo sa paglilingkod nung una kang nakakilala sa Panginoon? I-check natin ang ating puso. Search natin ang ating puso sa gabing ito. Amen po ba? Dahil maganda po yun. Yung passion natin. Passion natin. Kung ano po yung ating naging passion noon, kung ano po yung on fire natin noon, hanggang ngayon, nawa, yun pa rin ang ating naramdaman. Huwag mawala hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. And our take note for tonight, doing our best for Christ's glory is doing in the ministry excellently. Bless up. Yan. Praise God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Medyo tumalon po tayo kanina eh. Pero salamat po sa buhay ng bawat isa sa gabing ito. Nag-chat si yung ano ko. Yung hipag ko. Okay, okay da. Okay naman. So, salamat. Praise God. Thank you for everyone for joining us tonight. I hope nakapag-send po kayo ng inyo pong comment sa ating pong comment section. Nais ko pong basahin sa gabing ito. Maganda gabi po sa buhay ng bawat isa. Yan, may ilan po nagpadala rito. Basahin po natin. Sabi ni Sister Maricar Flores, thank you Sister Maricar. Gaya natin dapat nagalingan sa pag-practice ng mga music team. Music ministry ay para papurihan si Jesus sa dakila niyang pangalan. Bless up. Thank you Sister Maricar. Next natin. Sabi ni Pastor NL, bakit kailangan mong galingan para wala kang sakit? Ayos ka talaga. Kailangan natin galingan hindi para magpasikat o magyabang. Ginagalingan natin para maging inspirasyon, para makatulong sa mas marami, at para ma-showcase natin o masulit ang talento at kakayahan na binigay sa atin ng Diyos. Kailangan po natin galingan, ngunit dapat natin tandaan na mas magaling pa rin ang Diyos. Gagalingan natin para maitaas ang Diyos, mas gagalingan pa natin upang mas makilala pa ang Panginoon sa buhay natin. Thank you kay Pastor Renel. Kaya galingan mo mag-practice ng bass. Talagang, nakaka-bless, no? Sunod naman si Kuya Roma naman. Yan. Pastor Marlon, sabi niya, kailangan natin galingan dahil hindi natin masasabi kung kailan tayo malakas o mahina. Kaya hanggat kaya mong galingan sa paglilingkod kay Lord, do it. Dahil maaring dumating ang panahon na kung kailan gusto mo ng galingan ay hindi mo na magawa. God bless po. Hehehehe. Oo nga naman. Sabi ni Sister Honoresio, kamusta Sister Alona? Kapag nataasan ako sa church, kahit testimony or announcement lang, ipag-pray ko na magawa ko ng maganda, hindi dahil gusto ko nang magpapuri sa kapwa-tao, kundi dahil gusto ko magbigay puri sa Diyos sa lahat ng biyaya niya sa buhay ko. Amen. Thank you, Sister Ona. Yan, sabi ni Nanay Alicia, ginagalingan ko kapag naatasan akong mag-announcement kahit first time at lagi kong nag-take note sa mga gawain, especially kay Lord. Amen. Totoo yan, Nanay Alicia. No, kapag binigyan po talaga kayo ng task, lagi kong sinasabi yan sa discipleship natin, isipin mo na huling task mo na yan, kaya dapat galingan mo para sa Panginoon. Sabi ni Nanay Feli, galingan natin na mapaglabanan ang mga pagsubok sa atin dahil sa dulo ay may tagumpay sa Diyos mo. Gawin ang lahat para di ka madaig ng kaaway. Galingan mo para sa Panginoon. God is good. Amen. Thank you. Si Nanay Feli, sabi ni Pastor Marlon, iba ang galing na galing sa puso, yung passion at dedication andoon. Pero kung ang galing panlabas, lang kukupas at malalaos din yan. Kay Lord mo galingan yan. At hindi yan makakalimutan. Praise God. Yan. Thank you kay Pastor Marlon. Yan. Meron pa ba? Yan. Praise God. Yan. Wala na. May mga pahabol pa po ba kayo? Maganda gabi kay Ate Julie. Yan. Kamusta ka na, Ate Julie? Praise God. Sakto lang sinabi ko.
kung yung ibang tao, ginagalingan nila kung sa ibang aspeto na hindi sila ibinibigay sa Panginoon, ibigay natin ang lahat. Ibigay natin yung the best. Ibigay natin the best na pagsamba, the best na papuri, the best ng ating talent. Kung ano man ang meron tayo, ipagamit natin sa Panginoon. Kasi malaking bagay yun eh. No? Yung nakikita ng iba, yung pagbabago sa buhay mo, nakikita ng iba na nag-excel ka sa ministry, malaking pagbabago po yon. At masa-challenge sila. Darating ang araw, no? Yung ating stage pang conference na. No? Dahil maraming mga anak ng Diyos, maraming mga taga-Escalate Family Church ang ginalingan para sa Panginoon. Amen. Ginalingan na mag-ministry para si kakaluwalhati ng Diyos. No? So yun po, marami pong salamat sa inyo sa gabing ito. Tayo po'y sumandaling yung mukot manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat isa. Salamat sa Escalate Family Church, Cubao, Cogio, and Novaliches. Salamat sa mga nagbi-ministry. Salamat sa bawat pastor. At kung may mga kasama kami right now na hindi namin nakasama sa church, at sa kabilang sila sa ibang church, sa ibang fellowship, I pray, Panginoon, patuloy mo rin silang pagpalain, patuloy mo silang gabayan. At dalangin ko sa buhay ng bawat isa sa gabing ito, kung saan mang ministry mo kami inilagay, Panginoon, tulungan mo kami na huwag kami magmataas. Tulungan mo kami na huwag kami magmayabang, at kung may nakita ka man sa aming puso na gustong magmayabang, gustong mag itaas ang sarili, alisin mo, Panginoon, patawarin mo kami sa mga bagay na yan. Hallelujah. Gusto namin, Panginoon, ikaw po ang siyang makita sa aming buhay. Ikaw ang nasa unahan, lagi lang po kaming nasa likuran. Ikaw po ang may taas, lagi lang po kami nasa ibaba. Ikaw po ang pinupuri at kami po ang nagpupuri sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami, kakasangkapanin mo kami para may tatagpa ang kaharian mo rito sa mundong ito. Tulungan mo kami na mag-excel sa ministry na anuman ang aming pagdaanan, Panginoon, nakakapit kami sa iyong mga salita, nakakapit kami sa iyong mga kapangako. Ang talento na ito, ang lakas na ito, ang karunungan na ito, lahat nang galing sa iyo. Wala kami magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, itinataas namin ang aming ministry na ikaw po ang siyang humawak, na ikaw po ang siyang makita, na ikaw po ang siyang maitaas. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang patuloy na makita sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw lamang, Panginoong Hesus, at wala nang iba. Pinapahintulutan ka namin na siyang manguna, na siyang maghari, na siyang gumabay, na siyang humawak sa aming ministry, sa aming talento, sa aming karunungan, at maging sa aming lahat ng ginagawa. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Muli, nagpapakumbaba kami at pinapahintulutan ka namin, Panginoon, na siyang maitaas sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming church, sa aming ministry. Marami pong salamat. The glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Muli, salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagsama ng Panginoon sa atin. Salamat po sa inyo, sa mga nanonood sa atin sa live stream. Huwag niyo po kayong kalimutan, supportahan ang ating pong gawain. Bukas po, Friday Night Live, Dare to Serve Youth Ministry. At sa Sunday po, nakalive po tayo, Pastor na Vlogger, at sa Escalate Family Church, Women's Destined to Serve. Mayroon po sila every Saturday. So gusto po mag-join, please contact my wife and the Escalate leader sa Women's natin, Sister Annette. At may, alam ko may mga gusto mag-join. Join lang po kayo, lalo sa mga bago naming members sa church. No? Join lang po kayo sa Women's. Yun po, at every Thursday po, Pastor na Vlogger, huwag niyo pong kalimutan. Marami pong salamat muli. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Magandang gabi po. Bless up. Good night.